Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon, pag-aralan natin kung paano natin gagamitin itong power supply tester. Let's go! Nabili ko po itong power supply tester sa Lazada. Ito ay nagkakahalaga ng 394 pesos. Ito po yung case niya. Wala po akong nakitang manual. Kaya naghanap po ako sa internet. So, share ko po sa inyo yung link nito para mabasa nyo rin po. So, dito, try natin itong power supply tester. Tingnan natin kung kailangan ba natin ito pag tayo mag-repair ng computer. Kung tayo po ay ordinary user lang ng computer, then sa palagi ko, hindi nyo po kailangan to. Pero sa mga computer technician, alamin natin kung kailangan po natin ito o hindi. Meron naman tayong magagamit bukod po dito, yung tinatawag nating multi-tester. Kaya lang, dapat alam po natin yung basic na paggamit nito para matest natin yung mga boltahe ng ating power supply. So, dun sa nakaraang video ko po, binanggit ko po sa inyo na para maging mousy tayong technician, kailangan mayroon tayong basic knowledge sa electronics. Papansin natin dito sa mga power supply, meron po siyang mga boltahe tulad ng 12 volts, 5 volts, tsaka 3.3 volts. Pwede yung sukatin gamit ng multi-tester na pinakita ko sa inyo kanina. Pero sabi nila, mas maganda daw gamitin po ito. So alamin natin mamaya. Dati po kasi, kapag tayo po ay gusto mag-testing ng power supply, dun sa nakaraang mga video ko po, ang ginagawa natin, kukuha tayo ng bala ng stapler, ipagkoconnect natin tong green, tsaka itong black. Para pag sinaksak natin itong power supply, makikita natin iikot yung CPU fan niya dito sa likod. So parang palatandaan yun ng mga technician na, uy, pwede pa yung power supply. Pero ang totoo, kulang po yung ganong technique. Kasi ang ating power supply, tulad na nabanggit natin, meron siyang 12, meron siyang 5 volts, at meron siyang 3.3 DC volt. Kapag masyadong mababa po yung mga voltahe dun sa mga nabanggit kong voltahe, magkakaroon po ng problema ang inyong power supply. Kapag naman pong sobrang taas, yung mga voltahe na yon, magkakaroon din ng negatibong epekto rin yun sa ating mga computer. Hindi lang basta malaman natin nagpa-power on yung computer, nagpa-power on yung power supply, kailangan din nating malaman kung tama po yung mga voltahe na pinapasok dun sa ating mga motherboard at sa hard disk drive o anumang parte ng ating computer. So ngayon, ang gagawin po natin ay itatest natin itong apat na power supply na nandito po. Ito yung pinakaluma. Kaya nilagay ko siyang PS1. May mga nalagay na ako number dito. This one is PC4, PS4, power supply 2. So yan. Isa-isain po natin yan. Itatest. Tapos gumawa po ako ng chart para malaman natin kung nagbabago ba yung mga voltahe dito sa apat na power supply. Nasa ganun, malaman natin kung talagang nag-function ng maayos o nag-read ng tama itong ating power supply tester. Okay, so try na natin. Okay, pag-aralan muna natin paano i-connect yung mga cable dito po sa ating power supply tester. So we have here a 20-pin na power supply, P1. Luma na po ito kasi 20-pin. Lalagay po yan dito. It's either 20-pin o 24-pin, dito po yan lalagay. Hindi po kayong magkakamali dyan kasi may orientation po yan. May mga iba't ibang shape po yung mga butas na yan. Kaya hindi kayo magkakamali sa pagkabit po nito. Okay? Next, naikabit natin itong 4-pin na to. At ilalagay po yan dito sa 4-pin. Yan. Yung mga bagong motherboard po ngayon, tsaka mga bagong power supply, meron po silang ginagawit na 8-pin. O, kaya napapansin nyo po, 8-pin yung nakalagay dito. So, dito rin nilalagay yan. Kasi may mga motherboard po na ganito, natura. Yan, 4-pin po ito. Yung mga bago po na motherboard, 8-pin po yung nilalagay po dyan. Okay? So, dun din nilalagay. Dito rin. And then, dito sa 6-pin na to, diyan naman nilalagay yung power supply para sa video card. May separate video card po yun. Power para sa video card. Para malaman natin kung tama yung voltahe. Pero hindi na natin ilalagay yan.
Kasi po, yung 12 volts na ito, tsaka yung 12 volts ng connector ng ating video card ay isa lang naman ang pinagkukunahan ng source. Ano? So, hindi na natin lalagay yung dito, yung floppy drive, kasi wala nung floppy drive na yung nagkumagamit. Okay, dun sa baba, may makikita tayong Molex. Tapos dito sa taas, yung SATA power cable. So, ang lalagay natin dito, yung SATA power cable. Kasi halos wala na ngayon gumagamit ng Molex. Meron pa bang gumagamit ng Molex? Siguro yung mga lumang-lumang computer na po. Ano? So, lagay natin ito. Ay. Ayun. Dito sa Molex, wala po tayong ilalagay. Kasi dito sa instruction na nabasa ko, hindi daw po pwedeng pagsabahin ito tsaka yung lalagay sa Molex. Actually, nasubukan ko na eh. Hindi ko pa na-download o nababasa yung manual. Wala namang nangyaring masama. Pero sundin na rin natin yung manual. So, yun. Ito muna ilalagay natin. 24 pin, itong SATA power cable, tsaka itong cable na para sa CPU o 4 pin. Ngayon, sasaksak po natin itong power supply. At tingnan natin kung anong magiging itsura niya. Ayun. Kung narinig nyo po yung tunog kanina, meron siyang hinang beat. Oh, isang indication yun na okay po yung inyong power supply. Ito. Tapos, makikita nyo po, nakailaw yung 12 volts, 3.3, tsaka 5 volts. Meron pong 12 volts. Ito yung nasa negative 12. Meron pong positive 12 volts. 2. Meron pong 5 VSB, may PG, 5 volts, tsaka 12 volts 1, tsaka 3.3. Ano bang ibig sabihin po ng mga yan? Kung pagbabasihan natin yung manual, dito, yan, pwede nating malaman kung ano yung minimum tsaka maximum voltage na pwede o masasabi nating okay pa ang power supply. Dito, yung PG, ang ibig sabihin yun ay power good. Maalamin natin kung yung power supply niya ay maayos pa o hindi. Napansin nyo doon, 360 ms. Doon sa manual, mabasahin nyo po, ang masabi natin na good yung power supply natin, kapag hindi po siya bababa ng 100 ms at hindi siya lalagpas ng 900 ms. Kaya, okay pa po yung power supply na yan. Dito naman po sa 5BSB, ang ibig sabihin po ng 5 volts SB ay standby. Kung hindi ako nagkakamali, kailangan yan para mag-power on yung computer po ninyo. Without the 5 volt SB, hindi magpa-power on yung ating power supply. Okay? Meron tayong tatlo. Merong negative 12B, positive 12V, tsaka negative 12B, 5 volts. Pasilin nyo po kung anong mangyayari kapag tinanggal ko po itong part na to. Ito. Itong 4 pin. Yun o, L.L. Dun sa manual, ibig sabihin po niyan ay may problema yung inyong power supply. Pag may nabasa po kayong ganyan, tapos nakakabit po ito. So, ibig sabihin, walang lumalabas sa 12 volts dito. Kunyari, nakakabit dyan yung 4-pin or 8-pin o kaya yung 6-pin. Tapos, nag-indicate po siya ng LL. Yun. May problema yung power supply po ninyo. Ibig sabihin, kailangan na natin either palitan o pa-repair yung ating power supply unit. Okay, kung tatanggalin naman po natin to, itong nasa taas, ito pa, yung SATA power cable. Kita nyo po, nawala po yung ilaw. Ibig sabihin, hindi po kompleto yung power na meron po ang inyong power supply. Ayan, binalik ko, umilaw uli sila. 12 volts, 3.3, tsaka 5 volts. Kaya po ganun, kasi dito sa cable na to, kung makikita nyo po yung orange na cable na yan, yan po ay 3.3 volts. Yung black po ay 0. Yung yellow po ay 12 volts, tsaka yung red po ay 5 volts. Kaya pag tinanggal natin to, yun. Wala yung 5 volts tsaka 3.3. Pero pag nilagay natin yung Molex, tingnan nyo kung ano mangyari. Ayan, nakakabit na yung Molex. Nakailaw po yung 12 volts tsaka 5 volts.
walang 3.3 na kailaw. Ang reason po, kasi dito sa Molex, wala kayong makikitang orange na wire. Okay? So, ang gagawin natin, kukopyin ko po itong mga to. Tapos, ilalagay ko po dito sa ginawa kong chart. So, dito, kopyin ko na yung sa PC1, o power supply unit 1, ito yung mga reading niya. 12 volts, yung negative 12. Tapos, yung BC ay 12V2 ay 11.9. Yung B, 5 volts SB ay 5 volts. Yung plus 5 ay 5 volts din. Yung 12V1 ay 11, naglalaro siya ng 11.8 o 11.8 na lang. Tapos yung 3 volts ay 3.3 volts. Okay? Yung PG naman niya, 360 ms. Okay? Tanggalin natin. Saksakan. Pag tinanggal natin sa saksakan, yan. By the way, ha, wala akong nilagay dito na dito, na dun sa green tsaka black na bakal, ha, para mag-connect sila. Wala pong ilalagay dun. So, napansin nyo, basta nakakonekta na po yung tatlong yan, automatic po siyang magpa-power on. So, hindi na natin kailangan mag-jumper ng green tsaka black. So, itetest pa natin yung tatlo at kukuhain natin yung mga reading po nila. So, ito po ay 24 pin na. So, nung narinig nyo po, nagano rin siya, tut-tut. Okay, copyin ko lang po ito. Subukan naman natin yung PS23. So, yun yung reading po ng PS3. Tanggalin ko na po ito. Subukan naman natin yung PS2 o PSU4. Dito sa power supply na ito, mapapansin nyo wala pong 3.3 volts. Baka sabihin nyo po, ay, may mali dito sa power supply o sira na yung power supply ko. Hindi naman. Kasi mapapansin nyo po dito, tanggalin ko ta. Ito pong connector ng SATA cable, wala na po siyang 3.3 po dito. Okay? O wala na siyang orange na connector. Pero, meron pa rin orange connector po dito sa isa sa mga 24 volts. Ayan o. Kaya, marireading pa rin po, o magkakaroon pa rin po ng reading na 3.3. Ayan, naglalaro, 3.3, 3.2. Baka, ito po yung pansin ninyo, wala yung 3.3 volts dito, sira na. Hindi naman po. Basta meron pa pong reading dito, yung 3.3, okay po siya. Yung 3.3 volts po ay ginagamit po para ma-power on yung mga maliliit na mga chip dito po sa ating motherboard. Maaring, ito po, 3.3 ang kailangang voltahin nito, yung mga maliliit na chip, yan o. Oh. Kaya meron pong 3.3 volts. Okay? So, sa mga hard disk drive po kasi ngayon, yung mga bagong hard disk drive, ay wala na po silang 3.3 volts. Ano? So, ito na lang po yung 12 volts, tsaka ito yung red, so 5 volts.
Okay, so ito yung mga na-record ko po. Sa PSU o Power Supply Unit 1, negative 12. So, sakto yon, tama po yon. Sa 12 volts, 1, 11.8. Okay din. According dito sa ating manual, you know, dyan magsasabi kung lagpas, sobrang baba o sobrang taas yung ating mga boltaheng na sukat. So, kung susumahin natin lahat, okay naman po. Wala pong masyadong mataas, wala pong masyadong mababa. At mapapansin nyo po na bawat isa ay merong iba't ibang sukat dun sa 12 volts. Yan, oh. Sa 5 volts, yan, oh. Magkakaiba rin. May magkakaiba, may magkakapareho. Tapos sa 3.3, may mapapansin ko yung pagkakaiba. At sa power good. Ibig sabihin po, indikasyon lang po yan na itong power supply tester po ay nakakabasa ng iba't ibang voltahe. Ang isang palatandaan po kasi para sa akin na yung ganitong digital tester, kapag pare-pareho po yung voltahe na nakuha dito ng iba't ibang power supply, yun ay isang indikasyon na hindi po accurate yung ating power supply tester. Pero dito po, sa simpleng chart na ginawa ko po, sa paggamit ko po ng apat na iba't ibang uri ng power supply unit, eh nakita ko po na nakakabasa po siya ng ano, o nababasa niya po yung iba't ibang voltahe nila. So yung isa, meron tayo ditong 500 watts o 550 watts. Isang power supply ko po dito ay 700 watts. Okay, puro generic po ito. Ito naman po, ayun, 700 watts din. PC3. At ang PC1 ko po, yung pinakaluma, ito ay, let's see. $250 watts. Ito yung pinakamababa. So, para sa akin, yung power supply tester ay kailangan ng mga computer technician tulad ko po. Para hindi na po ako hindi ko na i-shorted yung green wire, tsaka black wire, para matest po yung kung nagpa-power on po yung computer. At isa pa, masusukat ko po lahat ng voltahe, yung 12 volts, yung 5 volts, tsaka 3.3. So, doon ko po malalaman kung sira yung power supply na ginagamit po natin. So, sa kabuuan, gumamit po kahit ito lang yung panimulang equipment natin. Ano? Kasi meron pang mas maganda at mas accurate na ganito, power supply tester, na mabibili, pero medyo mahal. Palagi ko, pwede na to sa atin. Okay? So sana nakatulong po yung video na to para malaman natin kung paano natin gagamitin itong power supply tester at makatulong ito para matest natin yung ating mga power supply. Maraming salamat po sa panonood at ingat po tayo lagi.